Hello guys, welcome back to my channel. And yes, ano ba bang i-intro ko? Siyempre, this is my cooking session number 10. Yay! So, ayan na nga guys, kung nakasubaybay kayo, so mapapanood nyo yung andyan naman po sa aking playlist sa Famisay Studio. And yes, sana napapanood nyo po yung aking mga cooking session, no? From 1 tapos hanggang ngayon 10. So, ayan, marami pa naman tayong upcoming cooking session. So, ayan guys, for today's video, for today's cooking session, gagawa po ako ngayon ng chicken cordon bleu. Yes guys, kasi may nagbigay po sa kapatid ko ng chicken. So ayan, naisip ko hingiin yung breast part. So ayun, tiyaga lang kasi buo nga po siya. So tinanggal ko pa yung pinaka-backbone niya. So may nabibili naman po guys sa mga supermarket na pang cordon bleu talaga, which is yung breast part lang talaga siya. So ayun, tiyaga-tiyaga lang. Kasi guys, syempre, kaya ka magtsatsaga kasi libre lang, di ba? Bigay lang, di ba? Pero thank you rin po dun sa nagbigay. Thank you very much. So, ayan. Ang dami ko bang sinasabi. No? So, kung gusto mong malaman at matutunan ang aking video for today, just keep on watching. We have the following ingredients. We have chicken breast part, black pepper, salt, garlic powder, cooked ham, sliced cheese, breadcrumbs, egg, and for creamy white sauce, we have butter, all-purpose flour, and evap milk. First guys, ibalot nyo po sa cling wrap ang ating chicken breast. So ayan, ganyan guys. Then ayan, pukpukan time. Pukpukin nyo until ma-flat siya guys. Yung katamtamang force lang best. Huwag naman sobrang lakas na parang binuhos nyo na yung galit nyo sa chicken breast. And reminder, kung broken ka best, huwag mo kaisipin. Baka madurog mo ng husto ang chicken breast. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. So ayan guys, wala po akong maisip na pwede nyong ipang alternate or optional na pwedeng gamitin bukod sa cling wrap. So ayun, bumili talaga ako guys. Affordable naman siya guys kasi yung nabili ko po is medyo mura. So 55 pesos lang siya. Pili na rin po kayo ng medyo mura. So matagal na rin siguro itong magagamit. So ayan, pukpukin mo lang ng pukpukin yan. So guys, yung gagamitin nyo pong pang pukpuk kahit ano naman guys. Basta guys, wag lang po yung mga sharp object na pwedeng makabutas dun sa ating cling wrap at makadurog ng husto at makapaghiwalay-hiwalay sa ating chicken breast. Wag yung ganon. So eto, gumamit ako nung aking rolling pin kasi wala na talaga akong makitang iba guys. So rolling pin na lang yung ginamit ko. So ayan guys, tapos na po. Flatten na po ang ating breast part. So proceed na tayo sa ating next step. Lagyan natin ng seasoning. Ganyan siya guys. After nyo siyang i-flatten. So we have pepper. Lagyan natin siya ng black pepper. Depende naman yan sa inyo guys kung gaano nyo siya kadami lalagyan. So ayan. Next guys, is itong aking seasoning. Pwede rin kayong gumamit ng salt. Pwede naman po.
Pero ako gumamit kasi ako ng magic syrup. Yun yung ginamit ko dito. Lagyan natin to ng magic, guys. Wonderful Maggie Magic Syrup! So, next seasoning, guys, is optional lang. Gagamit pa ako ng garlic powder. Pwede naman kayong hindi gumamit, guys, pero makakapagbigay lasa din kasi to, guys, tong garlic powder. Next, guys, lagyan po natin ng ham. Cook ham. So, ayan, guys, 2 pieces yung nilagay ko. Kasi medyo mahaba yung ating breast. So, next, lagyan natin ng sliced cheese. So, guys, ang gamit ko po dito is yung Eden cheese. Kasi, guys, medyo mahal po yung sa palengke, 22 pieces kasi. So, hindi nakakabili ng ilang piraso lang. So, yung sa Eden cheese kasi ilang piraso lang siya. So, next, guys, roll and wrap the ham and cheese. So, ayan guys, next po is, ayan, balutin na rin po natin siya ng ating cling wrap. O, diba guys, yung mismong pinagpatungan niya kanina, nung pinukpok natin to is, yun din yung gagamitin natin na ipangbabalot sa kanya, diba? So, ayan guys, sundan nyo na lang po yung pagkakagawa ko. Ayan, i-roll nyo lang naman po yan hanggang sa mabalot nyo po siya, ayan. So, ayan, i-roll nyo lang po ng mabuti. Then, after nyan, guys, secure nyo po yung both ends. Ayan, yung ginagawa ko ganyan. So, ayan na siya, guys. Ganyan po yung kalalabasan niya. Ganyan dapat. Secure na secure. Then, after nyan, i-chill muna natin yan ng 30 minutes. So, next guys, proceed na po tayo sa ating creamy white sauce. So, ayan guys, first is magpainit tayo ng ating paglulutuan. Then next, ilagay po natin ng butter. Hayaan nyo pong matunaw. So, next guys, ilagay na po natin ang ating all-purpose flour. Nakamix na po yan sa tubig. So, haluin nyo lang po. Baka manikit. Tsaka, mas magandang ma-absorb ng flour yung ating butter. So, ayan guys. Next po is, lagyan natin ng black pepper. Then next guys, lagay nyo ng salt. So, halo-haloin nyo lang po mabuti. So, next guys, lagyan po natin ng evaporated milk para mas creamy siya, no? So, ayan guys, halo-haloin nyo lang po mabuti para hindi siya mamuo at manikit. Ganito lang kasimple guys, gumawa ng creamy white sauce. So, ayan guys, pwede naman talaga kayong gumamit ng all-purpose cream. So, optional lang naman tong all-purpose flour, pero mas swak nga to sa budget, kaya ito yung ginamit ko. So, eto na siya guys. Sobrang bango po niya and creamy-creamy po talaga yung lasa niya. So, next guys, prepare na po tayo ng breadcrumbs and egg. So, ayan guys, after 30 minutes, chilled na po ang ating breast. So, eto na guys. Yung itlog po is lagyan nyo ng konting salt and black pepper. Para may lasa-lasa na siya guys. Then, ayan, ibit nyo lang pong mabuti. So, ayan guys. Then, tanggalin nyo po sa cling wrap.
O, diba guys, secure talaga siya dahil sa pag-wrap natin kanina and pag-chill natin ng 30 minutes. And no need to use toothpick po guys. So, ayan guys, dip nyo lang po siya sa egg mixture natin. So, next guys, is i-coat naman natin siya ng ating breadcrumbs. So, ayan guys, ikot-ikutin nyo lang siya sa ating breadcrumbs para lahat is malagyan, no? So, ayan guys, kung marami kayong nagawa, ganun lang din po ulit yung step. Then, ulitin nyo lang po ulit. So, ako kasi, dalawa lang yung nagawa ko. Pwede na rin to. So, ayan guys, okay na po. So, next guys, magpainit na po tayo ng ating paglulutuan. So, ayan, lutuin natin siya ng 5 to 7 minutes each side. Wait natin until maging golden brown. And low to medium heat lang tayo guys. So ayan guys, after 7 minutes, turn it to cook the other side. So ayan na guys, luto na po ang ating cordon bleu. Let it rest for 10 minutes bago natin siya hiwain, bago tayo mag-cut. So, ayan guys, cut na po natin. Pero medyo mainit pa to guys, pero carry naman. Para makita na natin yung pinakaloob ng chicken, then yung ham and cheese. Ang bango niya guys, promise, and malambot siya. So, ayan guys, after po, plate it na po natin. Kung saan nyo man siya ilalagay. So, eto na siya guys. O, diba? Mapapauka na lang talaga guys, kasi another successful and delicious recipe na naman po ito. And, ayun, talaga nakaka-inspired magluto kasi lahat is masarap. Pwera yabang guys, promise. So, try nyo na po. So, next guys, lagyan na po natin ang ating creamy white sauce. Then next guys, lagyan po natin ang basil leaves. Ang mabangong basil leaves na to. So, ayan na siya guys. Tikman na po natin. So, ayan guys. Very delicious po talaga, promise. Yung mga nilagay po natin seasoning kanina is talaga na-absorb nung ating chicken breast kaya lalong sumarap. Then, plus yung ham and yung cheese nag-melt talaga. Kaya swak na swak to, guys. So, ayan guys. Another satisfied and perfect recipe na naman po ang natapos natin. Nag-crave po ba kayo? Yes, sorry yes. Naman po, guys. And guys, I feel naman na worth sharing naman to guys sa inyo. Itong recipe natin for today. Para dagdag na rin to sa inyong menu list. And I hope na nagustuhan nyo po. And sana makapagawa din po kayo ng sa inyo. So ayan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like,
subscribe, and hit the bell button para updated ka sa mga new videos ko. So, ayan guys. See you on my next vlog. Thanks for watching.